Kakafers, kamusta na po kayo? Ako po ulit ang inyong paboritong agent. My name is Romina Babihes. Grabe guys, hindi ko alam kung naririnig niyo yung hangin, pero sobrang lamig dito sa First Park Homes Batolao. Para kaming nasa Tagaytay legit. And dito po tayo ngayon sa site. Nasa likod ko po yung land development, yung mismong community. Ah! Wait lang. Quick vlog muna tayo bago umuwi. So, kaalis lang ng mga clients ko. And today, meron akong nakitang YouTube comment na naman. Bale, dalawa na silang nagtanong. Bakit daw iba-iba ang price ng mga units sa First Park Homes? Sasagutin ko po muna para may bago tayong upload. Bakit hindi pare-pareho ang prices ng mga units? Okay, number one, depende po sa location. For example, mas mura po ang mga units sa San Pablo, Laguna compared kay Pandi. Bakit? Kasi sa Bulacan, mas marami pong ginagawang developments and infrastructures. Isa na po dyan yung Bulacan Airport. So, okay, depende po sa location. Depende rin po ang price kung kailan ni-launch yung project. So, kapag kala-launch lang ng project, ibig sabihin, mura pa siya kasi wala pa siyang price increase. Kung matagal na po kayo sa channel ko, alam nyo po na every batch meron tayong price increase. So, for example, kala-launch lang natin kay First Park Homes Magalang, Pampanga, November this year. So, last month lang natin siya nilabas. Ibig sabihin, mura pa si Pampanga kasi introductory price pa lang siya. Wala pa tayong price increase kay First Park Homes Magalang. Meron tayong mga units doon, 1.6M na 52 square meters. Dito kay Batolao, ang kalista mid natin dito nasa 2.1 na. So, imagine yung price difference. Yung kalista mid dito, kalista end na sa First Park Homes Magalang. Okay? So, depende rin po siya kung kailan ni-launch yung project. So, isang tip yun guys, kapag pre-selling po ang project, lalo na yung mga kalalaunch pa lang ng project, yung mga hindi pa nagsisimula yung land dev, mas mura po yun guys, i-maximize na po natin yung launching price or introductory price. Depende rin po ang price natin sa unit itself, kung anong klaseng unit siya. Kalista ba yan? Una ba yan? Brenna ba yan? Kung kalista yan, kalista mid ba siya? Kalista end corner? Or kung una ba yan or una corner? Of course, mas mahal si single attached kasi mas malaki po yung floor size niya. 54 square meters si una, while si kalista 40 square meters lang. Depende po sa unit type. Baba muna natin. Nakakangawit pala itong... Naninibago ako sa bago kong camera kasi ang bigat. Hindi ako sanay ang bigat niya. Lakad tayo. Depende rin po ang price natin sa size ng unit itself. Kasi may kalista mid na 44 square meters. Meron tayong kalista mid na 52 square meters. May kalista end na 60 square meters. May 75, may 100 plus. Parang ang pinakamalaki ata nating kalista end parang nasa 170 square meters. So depende po yun sa size. General rule, mas malaki yung lote, mas mataas po ang price. Connected po sa size ng unit, yung location ng unit itself, kung saan nakapwesto yung actual na unit, kung saan siya nakalagay sa community. Malapit ba siya sa amenities? Malapit ba siya sa gate? So for example, mas mahal ang kalista end corner compared kay kalista end lang. Kasi kapag corner, may kalsada kang katabi sa gilid. Kaya sa mga nagtatanong pala kung anong difference ng kalista end tsaka kalista end corner, yun po yung sagot. Kapag kalista end, meron ka pang katabi na another kalista end. Kapag kalista end corner, may kalsada ka sa harap, may kalsada ka rin sa gilid. Depende rin po pala ang price natin kung saan nakaharap ang unit. Kung sa east ba siya nakaharap, kung sa north, sa south, sa west. Minsan, kahit parehong unit, pareho ng size, pero dahil magkaiba sila ng direction na nakaharap, nagkakaiba po ang price. So for example, mas mahal ang mga nakaharap sa east facing sunrise compared sa mga units na nakaharap sa west. So, nakaka-apekto rin po yun minsan sa price ng units. Ano pa ba? Parang yun na lang naman. Pagka may nakalimutan pa ako or may alam pa kayo na ibang factor na pwedeng maka-apekto ng price ng isang unit, comment nyo na lang po sa baba para mabasa rin ng mga iba nating ka-first. Sa mga gusto po pala ng sample competition, gusto mag-schedule ng tripping, i-message nyo po ako directly sa Facebook ko, sa Facebook page, sa WhatsApp or sa Viber para ma-assist ko po kayo personally. So again, December 27 po ngayon and meron kasi akong in-edit na isa pang vlog. So baka mauna yon. Most likely, hindi na to umabot
umabot ngayon 2020. So kung tama ako, Happy New Year mga ka-first! Marami pong salamat sa mga nanonood and sa mga patuloy pong sumusuporta sa vlogs natin, sa channel natin. Sa mga nakasubscribe, thank you po. Happy New Year po mga ka-first!